Ang Pangulo ay nagbigay ng kautusan na bigyan na ng tuldok. Tapusin na natin itong online sexual abuse or exploitation ng mga bata. Ano po ang hakbang na gagawin ng DOJ? Yes sir, actually nung pinresenta po namin lahat ng plano at naging achievements ng DOJ, masaya naman po si Presidente, no? Although syempre dahil po meron pa rin mga incidents at medyo malawak pa din po yung ganitong krimen na napakasama, no? Dahil mga kabataan po talaga ang naging biktima dito. Sabi po niya na to further intensify sana yung ating mga efforts. Apat po yung key result areas. Ibig sabihin, apat na aspeto ng problema ang sinusolusyonan ngayon. At isa dyan ay yung prevention advocacy, yung law enforcement, yung reintegration at protection ng mga bata, no? So, yun po yung mga kumbaga key result areas kung saan maraming programa ang naisulong na ng gobyerno. Bagamat medyo mahirap talaga siguro i-determine yung yung kalawakan nito dahil po itong krimen na ito ay hidden crime. Ibig sabihin po ay ginagawa sa sariling bahay ng mga pamilya kung saan ginagawang biktima yung masakit, sarili nila. Mga anak, ano pa, magulang pa, oo, kamag-anak ang promotor. At yung ano din dito po, yung medyo komplikado din dito, pag nahuli na po yung ano yung mga magulang or yung kamag-anak or yung guardian ng mga bata, hindi po nagtatapos yung problema doon dahil yun na nga po na mawawalan din po sila ng magulang, ng guardian. So, yung reintegration din po natin na programa ay kailangan din palakasin. So, yun po yung mga pinresenta po ng DOJ kay Presidente at sinabi ng Presidente sa meeting namin na kung meron siyang isang legacy na pwede niyang piliin, na pwede niyang iwan pagkatapos ng termino niya, ay ito na po yun. Yeah. Dahil kabataan na po yung pinapag-usapan po natin.